Kaya ninyo ako po matatamasan ang siyang buhay na hindi pa ninyo naranasan. Hindi namin kaya ka lang tayo! Bago natin sabihin na mga kaganapan sa FPJs ang probinsyano, November 18, 2021, ay gusto ko lamang pong humingi ng tulong sa inyo na i-like ang video na ito at malaking tulong po ito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, umpisahan na po natin. Habang magkausap si Lolita at saka itong si Samuel, ay sinabi ni Samuel dito kay Lolita na bakit hindi pa nila tinutuluyan itong si Don Ignacio. Nasasayang lamang ang panahon at oras nila sa paghihintay kung kailan nila tatapusin ang buhay nitong si Don Ignacio, at doon nga sa pagkakataong yon ay sinabi ni Lolita na may plano etong si Armando para hindi agad tapusin ang buhay nitong si Don Ignacio, at pwede nilang pakinabangan ito para makalabas sila ng ligtas at walang nababawa sa kanilang grupo. At doon nga sa pagkakataong yon ay iginigit pa rin itong si Samuel ang kanyang plano na tapusin ang buhay nitong si Don Ignacio, at doon nga sa pagkakataong yon ay sinabi pa nitong si Lolita muli dito kay Samuel na may plano etong si Armando at may malalim na dahilan kung bakit hindi pa nito tinatapos ang buhay nitong si Don Ignacio. Ngunit nagsalitang muli etong si Samuel at sinabi nitong si Samuel dito kay Lolita na baka natatakot lamang etong si Armando sa grupo nitong si Cardo Dalisay maging dito kay Cardo. At dagdag pa nitong si Samuel na pwede nilang tapusin etong si Cardo Dalisay at ang grupo nito dahil kayang-kaya nila ito at malakas ang kanilang pwersa. Ngunit sumagot etong si Lolita na hindi dapat ganon, kailangan nila magtulungan sa lalo't mandaling parahon. Sa kabilang banda naman, ang ibinalita na nga ni Ambo dito kay Oscar Hidalgo ang tungkol dito kay Cardo Dalisay at sa mga tauhan nitong si Lily at ng mga Black Ops, ay doon na nga nagsimula na mabuo ang desisyon sa isipan nitong si Oscar Hidalgo na pupunta sila kung nasa sana itong si Cardo Dalisay, at kailangan na niya makausap ito sa lalo't madaling panahon para makatulong sa kanya para maibalik ang kapayapaan sa bansa. Ngunit sumagot itong si Ambo na napakadelikado kapag pumunta sila doon dahil sa naka-alerto na mga tauhan itong si Lily maging ang mga tauhan itong si Renato Hipolito. Ngunit nagpumilit pa rin itong si Oscar Hidalgo na nabuo na talaga ang desisyon sa kanyang isipan, wala nang pwedeng humadlang, lalo na't nandudon pa si Cardo Dalisay at lalo pa at pwede na nilang makausap sa lalo't madaling panahon na itong si Cardo. At doon nga sa sinabing yon ni Oscar Hidalgo ay sumagot pa rin itong si Elizabeth at sinabi dito kay Oscar na hindi talaga pwede, posibilidad na mapahamak sila at masawala ang kanilang pinaghirapan. At doon nga sa pagkakataong yon ay nag-iisip itong si Oscar Hidalgo ng matinding hakbang kung paano nga ba makakalapit kay Cardo Dalisay at kung paano nga ba niya makakausap itong si Cardo. At doon nga sa pagkakataong yon ay tila nakukumbinsi na itong si Ambot etong si Elizabeth. At doon nga sa puntong yon, habang nakatitig pa nga rin etong si Oscar Hidalgo dito sa dalawa, ay patuloy pa rin ang pag-iisip niya. Sa kabilang banda naman, habang itong si Cardo Dalisay at etong si Armando ay magkausap, ay doon nga sa pagkakataong yon ay bumaba na ng hagdan etong mga ito. At kaagad tumawag etong si Lola Flora dahil sa napanood nito ang balita na nang hostage etong si Cardo Dalisay. At doon nga sa pagkakataong yon ay sinabi nitong si Lola Flora dito kay Cardo na ano ba ang ginagawa nitong si Cardo, bakit nagkakaganito ang misyon nito, hindi na niya alam ang gagawin niya sa ginagawa nitong si Cardo. At doon nga sa pagkakataong yon ay sinabi nitong si Cardo dito kay Lola Flora na kinakailangan nilang gawin yon at nagigipit na sila ng sitwasyon at naiipit na sila ng pagkakataon. Pero nangako etong si Cardo dito kay Lola Flora na kapag ka nagkataon ay hindi nila sasaktan ang lahat ng hostages at yun lamang ay gagamitin nila para makatakas sila at makalabas sila kung nasa saan nandudoon ang maraming kapulisan. At doon nga sa puntong yon ay sinabi ni Lola Flora na nagpapasalamat siya dahil hindi sasaktan itong si Cardo Dalisay ang mga hostages. At dagdag pa nitong si Cardo sa sinabi nito si Lola Flora na hindi talaga nila sasaktan, kailangan lang nilang makatakas at makalabas at kailangan nila ng dasal mula dito kay Lola Flora. At doon na rin sinabi nito si Lola Flora na lagi nilang ipinagdadasal etong si Cardo Dalisay maging ang task force Agila. At doon nga sa pagkakataong yon, pagkatapos nga mag-usap ni Lola Flora at netong si Cardo Dalisay, ay sakto naman din na nag-uusap etong si Naramil at etong si Major Opeña maging etong si Major Basco at si General Oligario. At doon na rin sinabi nitong si Ramil dito sa tatlo na bakit nagtitiwala etong si Cardo Dalisay dito kina Armando, baka unahan lamang sila at try tuloyin sila ng grupo nitong si Armando. At doon nga sa pagkakataong yon ay sinabi nitong
itong si Major Vasco na kailangan maging alerto nila para hindi sila maunahan sa pagkakataong yon. At doon na rin si Dabe na itong si General Oligario ang kataga na kailangan nilang magdobli ingat dahil sa nakikita nila natatrader rin sila ng grupo nitong sina Armando. Sa kabilang banda naman, habang hostage pa rin nga ni Namara, itong si Don Ignacio ay kasalukuyan naman na nagtatanong na itong si Mara kung ano nga ba ang gagawin nila dito kay Don Ignacio at kung paano nga ba sila makakalabas sa lugar na yon. At doon na rin habang nagtatalo-talo na itong sina Lolita maging itong sina Samuel at Armando at Mara ay sakto naman na sumabat itong si Don Ignacio at sinabi nitong si Don Ignacio na kapag ka pinakawalan siya ay bibigyan niya ng maraming papuri at kapangyarihan itong sina Armando. At doon na rin nagsimula na magalit itong si Mara at tutukan itong si Don Ignacio ng barel, ngunit nag-alma na rin itong si Samuel at sinabi nito si Samuel na hindi niya kailangan ng pera nitong si Don Ignacio at ang kailangan niya ay ang buhay nitong si Don Ignacio at papatay ito. At doon na rin nagsimula na tutukan ni Samuel ng barel itong si Don Ignacio na naging dahilan para magtingin ng mga agila sa nagaganap na kaguluhan dito sa pagitan ng Samuel at Don Ignacio. At doon na rin sa pagkakataong yon ay kinausap itong si Cardo Dalisay, itong si Major Opeña at itong si Major Vasco at General Oligario. At doon na rin nagsimula na sabihin ni Major Opeña at General Oligario ang kanilang nasa sa loob na bakit nagtiwala agad itong si Cardo Dalisay sa grupo nitong sina Armando. Mukhang hindi mapapagkatiwalaan ang mga ito. At doon na nga sa puntong yon ay sinabi ni Cardo Dalisay na alam niya ang ginagawa niya at kailangan nilang gawin yon para makaligtas sila sa hotel na pinagtataguan nila na kung saan ay nakabantay sa labas ang napakaraming mga tauhan nitong si Albert Divela at maraming kapulisan na naka-sniper na tila gustong targetin sila. At doon na nga sa puntong yon ay tila parang napaisip itong si Major Opeña. Sa kabilang banda naman, habang itong si Mariano ay kasama itong si Cassandra, ay sakto naman na pinipilit na siya nitong si Liwanag na pumunta ng palasyo dahil sa kailangan na siya nitong si Lily maging netong si Renato Hipolito. At doon na rin sa sinabi niyo ni Liwanag ay tila nag-alma pa rin itong si Mariano at sinabi nito si Mariano dito kay Liwanag na walang pwedeng pumilit sa kanya. Siya ang masusunod kasi siya ang presidente ng bansa. At doon na rin habang magkausap itong si Lily at itong si Renato Hipolito ay sakto naman na tinawagan itong si Renato itong si Liwanag para sabihin na pumunta na si Mariano sa palasyo sa layo't madaling panahon dahil sa pupunta siya ng norte. Ngunit nagpumilit pa rin itong si Mariano na ayaw niyang pumunta ng palasyo at ayaw niyang may nakakaabala sa kanya. At doon na rin sinabi nitong si Liwanag dito kay Renato Hipolito na hindi talaga niya mapilit itong si Mariano. At doon na rin nagsimula na habang magkausap itong si Lily at itong si Renato Hipolito ay napag-usapan nila na puntahan na lamang itong si Mariano para kalad ka rin papunta ng palasyo at papuntang norte. At doon na rin nagsimula na pumunta itong si Renato Hipolito at itong si Lily dito sa pinagtataguan itong si Mariano para kalad ka rin ito papuntang norte. At doon na rin nagsimula na sabihin ni Lily dito kay Mariano na lumabas na itong si Cardo Dalisay at kailangan na nandudo na itong si Mariano para maging presidente ng bansa. At doon na nga sa sinabi niyo ni Lily ay sumagot itong si Mariano at sinabi nito si Mariano na paano kapag ka tinamaan siya ng bala galing dito kay Cardo Dalisay, paano kapag ka napahamak siya. At doon na rin nagsimula na sabihin nitong si Lily at nitong si Renato Hipolito na hindi nila hahayaan na mapahamak itong si Mariano dahil sa ito ang presidente ng bansa at posibilidad na mapahiya sila kapag ka may nangyaring masama dito kay Mariano. At doon na rin sa pagkakataong yon ay napilit na itong si Mariano dahil sa kasama itong si Cassandra. Sa kabilang banda naman, kinausap nga nitong si Armando at itong si Lolita itong si Mara na kung pwedeng mapagkatiwalaan nila itong si Cardo Dalisay at ang grupo nito dahil sila-sila lamang ang magtutulungan para makalabas sa hotel ang kanilang pinagtataguan. Ngunit nag-alma itong si Mara at sinabi dito kay Armando at Lolita na baka lalong hindi lamang sila makalabas kapag kahinayaan pa nila ang pagtitiwala dito kay na Cardo Dalisay at paghinayaan pa nilang buhay itong si Don Ignacio. Kaya kailangan na nilang tapusin ang buhay nitong si Don Ignacio at gumawa na lamang sila ng paraan para makalabas. At doon na rin sa pagkakataong yon ay napapaisip na ang grupo ng bawat isa. Sa inyong palagay, dito na ba matatapos ang buhay nitong si Don Ignacio Guillermo? Dito na rin ba mababawasan ang mga agila at dito na rin ba mapapahamak itong sina Armando at Lolita maging itong sina Samuel dahil sa napakarami ng mga tauhan ni Albert Divela na nakaabang sa kanila at papunta na rin ang grupo nitong sina Lito Balmoria? Well, yan yung kapanapanabik na dapat nating antabayanan sa ang probinsyano. At kung ikaw ay may komento at gusto sabihin sa video na ito, ay maaaring i-comment na lamang po sa ating comment section. At huwag nyo na rin pong kalimutang mag-like, share, and mag-subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa panibago nating upload. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo parati.
Magnus TV at handa kang ipaglaban. May takbuhan ka kapag ginusto mo. Meron kang makakausap sa oras na magulo. Tutulungan ka basta ikaw ay inargabyado. Pero di niya kukonsintihin mga mali mo. Batanggen yung walang inuurungan. Handang humarap, handang makipagsagutan. Tutulungan niya ang mga naaapi.